Total dito po tayo, mayroon tayo pong ano, Ford Grand Marquis. Total ng 11 model. Nakakargat sa Ricker kasi wala nang ano, walang Jen Sierra. Wala nang cranking, ayaw mabunot ng susi. So, titingnan natin kung ano naging problema. Sige mga total, samahan niyo kami. Total, ito na yung ating Ford Grand Marquis na wala tayong cranking, at the same time ayaw mabunot nung susi doon sa fuel cylinder, ayaw magalaw ng ano ng cambio. So nakita natin, tingnan natin sa taas, okay naman. Nakita natin dito itong problema yung sa kanyang linkage dito sa baba, ito. So ang bushing niya, ito lang yun natira. So gagawin natin, lagyan natin ng bushing, titingnan natin kung okay na kasi wala tong cranking din, at the same time ayaw mabunot ng susi. Ito na nakita natin yung problema niya. So salpakan natin muna ng bushing, tingnan natin. Anong tinitira niyan? Anong tinitira mo, Bok? Throttle. Throttle body rin yan. Throttle body rin yan. Nililinis yan mga throttle. So mga throttle, ito yun. Nasalpak na natin yung ano, yung kanyang bushing. Oops. Ihilawan natin mga throttle para makita nyo. Ayan po mga throttle, ayan, ayan lang ito. Ito, ayan. Ayan, ikakabit na, ito na, nakabit ko na yung bushing doon sa loob. Mga throttle ito, kung mapapansin nyo ito, tinuturo ko na to. Ano yan, manual lever position sensor. Ingatan nyo yan mga throttle, pag nag, ano kayo, magbalik kayo. Kailangan yan, isit nyo muna itong linkage na to, yung transmission natin, isit nyo sa neutral position. Then may timing mark po tayo dito. Dito, sa ano na yan. May timing mark po tayo dyan. Isintro rin natin yan, makatapat yung kanyang slot bago natin higpitan yung size 8 yan. So dahil na-timing ko na rin, tingnan po natin, na-timing ko na po yung kanyang MLP. Kailangan po matama natin yung kanyang timing mark. Higpitan na po natin. Yan na muna kayo mga throttle, ha. Higpitan natin. Throttle, nabuhis ito yung kaibigan natin dahil puro daw 150 kapon. Ngayon walang 150. Hi, Troy. Hello, mga katrotol. Kamusta? Galit ko na ngayon. Pasensya na, hindi kami magkasama ngayon dahil busy. Kanya-kanya kami trabaho ngayon. Yung ano? Di ba yung 150 para sa 5 bro? Dala bro. Ano mo yung Andoon sa loob na nagamit na sir. Mga katretel, huwag niyong kalimutan to. Ito, pag ginigpitan nyo to yung size 80 na yan, ito, sa kable, kailangan nakatama rin yung kanyang pwesto. Kasi pag hindi tama yan, pagdating doon sa taas, pag kinambyo mo, sala rin doon. Kailangan tama yung adjustment mo dyan. Kung mag-neutral ka doon sa taas, lagay mo rin dito sa neutral position, gitna mo siya. Ganyan lang mga throttle. Mamadali natin ito mga throttle kasi yung pickup na ginawa ko, hindi ko pa na-program pala yung kanyang throttle body. Babalikan natin yan. Kitang ko mga ito.
So mga trotel, dito kayo na rin sa kabila. Kasi tapos na yung ano, yung ating Toyota, ipoprogram ko lang sa kanyang bawa. Yan sa pari. Yan sa pari, busy busy oh. Eh, program ko muna mga trotel ha. Yan naman na kayo. Mga trotel, ito na po yung board natin. Ibababa na natin para matingnan natin kung okay na po. Ibaba ko lang yung sasakyan ha. Kanina po mga trotel, hindi ito mag-crank, walang cranking ito, yung mandar. At the same time, ayaw mabunot yung susi natin doon sa cylinder key mismo. So ngayon, nakabit ko na lahat. Tingnan natin kung okay na. Ang problema, hindi tayo makapasok doon sa ditong side kasi masikip. Titingnan natin kung makaka-access tayo dito. Yan ang mga katrotel. Yan. Na ano na natin. Na switch on na. Nabubunot na rin siya. Kasi tingnan natin kung aandar. Okay na mga katrotel. Umandar na. Itingnan na natin ngayon yung kanyang prindle kung tumatama dun sa loob. Ilalagay natin sa reverse drive neutral. Tingnan natin kung kompleto yung kanyang prindle indicator sa loob. So okay na mga katrotel, ayan na iano natin, tumatama na rin yung ano, tumatapat na rin yung mga yung kanyang indicator dyan, yan isa-isa.
mayroon na tayong cranking, napapaandar na natin. Nang pumasok kasi itong sasakyan, wala siyang cranking. At the same time, ayaw itong mabunot yung susi dito. Ito yung susi dito, ayaw mabunot sa cylinder key. Kasi nga, gawa nga na hindi nakapark yung transmission at saka dito sa taas, nag-stop. Kadal. Dahil yung mga total may tatanong. Isera. Suburban. Ayaw. Ipain ako yung taas. Sessions kila. Oo, sabi na baro, sabi ito dito. Ba din? Dagga 1-2. Awal iji bardo, dagga. Sita number wala? Sita number. Yun siya, Ryan. Wala, wala. Yung mga total may nagpadala ng sasakyan galing sa ibang workshop. Inoverhaul nila yung transmission, may problema sila. Ayun yung mga problema nila yung mga katrotel, nag-overhaul dyan sila. Then pagkaroon, magkaroon na ng trouble, hindi na, tatapon na dito sa amin, bali sa amin na yung sakit sa ulo. Pero okay lang kung magbayad naman sila sa gawa namin. So ganun lang mga katrotel, patawagan natin to yung customer kasi para mas mabilis yung trabaho. Wala tayong dalawa lang kami kasi ng partner kong Joel, kaya yun na. Yan na lang mga trotel. Maraming salamat po sa panonood. Bali, sana nakaano kami sa inyo, nakashare naman ng kunting kaalaman namin. Ayan mga trotel, yung gagawin yung JMC, yung galing sa ibang workshop. Sige pa mga trotel, ingat po kayo, ingat po kayo.